Kahapon, naibalita namin sa inyo ang panggagahasa umano ng isang taxi driver sa isang babae sa Cebu. Ngayon naman, inireklamo isa pang taxi driver sa Iloilo naman na nangmolestya raw ng isang kolehiyala. Makibalita tayo kay Ninita Hubilia ng GMA Iloilo. Sa sementeryong ito sa Iloilo City raw, dinala ng isang taxi driver ang pasahero niyang 17 anyos na babae. Doon daw tinangka ng suspect na gahasain ang kolehiyalang biktima. Ayon sa biktima, sumakay siya ng taxi mula sa Iloilo Sports Complex. Nagpapahati daw siya sa tinutuluyan niyang boarding house sa Valeria Street City proper, pero sa sementeryo siya dinala ng driver. Habang bumibiyahe, pwersahan daw hinawakan ng driver ang masisilang bahagi ng katawan ng biktima. Sa harapang upuan nakapwesto ang dalagita. Wala raw nagawa ang kolehiyala dahil tinatakot siya ng driver. At nang ibaba raw siya ng driver papasok sa sementeryo, tiyempong may napadaang residente. Doon na nakakuha ng pagkakataon ng biktima para tumakas at magsumbong sa pulis. Ang problema, nakatakas ang driver at hirap ang biktima sa pagtukoy sa itsura nito. Sa pagkakatanda raw ng biktima, taxi ng kumpanyang GDR ang nasakyan niya. Kaya naman, dinala ng pulis siya ang biktima sa tanggapan ng kumpanya. Doon niya isa-isang hinarap ang mga taxi driver ng GDR pero wala ni isa sa kanila ang kahawig daw ng driver ng nasakyan niyang taxi. Bukas daw ang management ng GDR taxi na makipagtulungan sa investigasyon. Patuloy ang pag-iimbestiga ng mga pulis para matukoy kung sino ang itinuturong ng molestya sa kolehiyala. Oras na matunto nito, sasampahan siya ng reklamo. Pwede naman siya ma-file sa attempted rape. Depende sa kung hasta up to what level, which ay ang ginagamo na siya. Or pwede man siya sa acts of lasciviousness. Yan taon lang naton. Paalala ng pulisya sa mga pasahero ng taxi, ugaliing ilista kaagad ang body number at plate number ng taxi at i-text ito sa kaanak o kaya malalapit na kaibigan. Para kung sakalig may mangyaring di maganda, matutuntun kaagad ang sasakyan. Ninita Hubilia, Nagbabalita, Pilipinas!